Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ngayon ay mahilig na magkaroon ng plano. May mga projections tayo sa ating business, sa ating buhay, sa ating mundo para sa susunod na 3 taon o 5 taon. May 3-year plan, may 5-year plan. Gusto natin wakasan ang kahirapan by 2030. Gusto nating mababa na ang pagbuga natin ng fossil fuels by 2035. Ang mga politiko ay may plano na sa eleksyon sa May. Kung sa eleksyon sa 2025, nagpa-plano na sila. Mahilig tayong magplano. Pero pinakita sa atin noong pagdating ng COVID-19, noong March ng 2020, na lahat ng projections natin, lahat ng plano natin ay biglang nasira. Pagtigil ng halos lahat ng activity sa mundo dahil sa maliit na virus. Talaga namang wala sa kamay natin ang kinabukasan. Ito'y nasa kamay ng Diyos na siya nagpapadaloy ng kasaysayan. Yan din ang sinabi ni Santiago sa atin. Ang buhay natin ay parang hamog lamang, madaling mawala, madaling matunaw. Hindi naman masamang magplano, pero sa bawat plano natin, sana dapat natin isaalang-alang kung ito ay kalooban ng Diyos, kung may awa ang Diyos. Kaya umasa tayo sa Kanya at isaalang-alang natin siya sa lahat ng plano ng ating buhay. Ngayong panahon ng pandemic, nakita natin kung gaano karupok ang buhay natin. Marami na ang namatay. Marami mga schedules natin ay nasira dahil sa tayo ay na-quarantine. Ito ay malaking paalaala sa atin that we are not in control. May huling pangungusap sa ating pagbasa ngayon na dapat nating pansinin. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nakakasala. Madalas, kapag pinag-uusapan ang kasalanan, ang nasa isip natin ay ang masama na ating ginawa. Hindi natin iniisip ang mabuti na hindi natin ginawa. Kasalanan din yan. Tinatawag ito na sin of omission. Magkakaroon tayo ng ibang mundo kung ang lahat ng kabutihan na alam natin ay ating ginagawa. At bakit ba
hindi ito nagagawa. Ang isang dahilan ay katamaran. Dapat mag-aral, pero tinatamad kaya hindi nag-aral. Maring ito'y dahil sa takot. Natatakot tayong makialam o makisangkot. Alam ang mga pangungurakot na pangyayari, na nangyayari, pero nagwalang kibo na lang. Baka pa madamay tayo. O maaaring iyan ay dahil sa nakikinabang tayo sa kasamaan. Alam naman natin na masamang kandidato yan, pero kinakampanya pa rin natin kasi may natatanggap tayo. Mga kapatid, hindi palalampasin ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kasama na rin dyan ang hindi paggawa ng kabutihan na dapat gawin. Panagutan din natin ito sa Kanya. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.